Like muna, hihingal ako. And then, wow! Good evening, ladies and gentlemen. 68 years old. Sino makakaisip na pagkagawa pa namin to, di ba? So, iniisip ko, kung 68 ako, yung mga manonood sa akin, kaedad ko din siguro. Well, anyway, alam niyo, nagsimula ako bilang doon sa mga hindi nakakakilala sa akin kasi hindi naman ako masyado, hindi naman ako gaya ni Pipo, ni Boyet na napapanood niyo. Nagsimula ako bilang singer. Pero 35 years ago, hininto ko na yung pagkanta ng, you know, yung pagkanta, kumakanta lang ako pang sarili ko. Hindi talaga ako kumakanta, kumakanta lang ako pang ano. Pero last year, naisip ko, bago ako mag 68 years old last year, sinabi ko, gawa kaya ako ng kanta. So para meron akong maliit na music room sa bahay, matugtog ako, ba, bumalik yung ano ko, yung hili ko kumanta. Kaya, naisip ko, bago ako mag 70 years old, makagawa ko ng album. At gagawin ko to. Pakita nyo nga yung album ko. Pakita nyo nga yung album. Wow. Yeah, no, going standard. Lalabas po yan ngayon. On vinyl. So, yung nakantayin ko ngayong gabi, kasama doon sa awitin na yun. Dali. Sensya na kayo, 68. Abala itong kwento. Anyway. Sabi ko sa Mrs. ko, dito sa Valentine's Day, ito kakantayin ko. Sabi niya, bakit siya nakakantay mo? Ang lungkot-lungkot siyang kanta niya. Para kanino yung kanta niya, hindi naman para sa akin yan. Siyempre sabi ko, eh, love song to eh. Walang hindi para sa'yo to. Talagang napakalungkot naman na to. Pero ito po ay eh, binata pa ako, kinakanta ko na to. Kaya kasama ko to sa album ko. Kaya to all the lovers na nandito ngayong gabi, ganito tong awit na to eh, parang gusto ko lahat ng mga lovers niya yung gabi, hawakan yung mga kamay ng mga mahal niyo, tapos titigan niyo siya, paramdam niyo yung pamamahal niyo, pagkatapos bukas split na kayo. Ganon. Kasi itong awit na to eh, napakasakit. Napakalungkot, pero one of the most beautiful love songs ever written.